paano nangyari na ang mga residente sa isang barangay ng Oroquieta City sa Misamis Occidental nakatatanggap daw ng misteryosong resibo at mga package. Kino galing to? Halos atakihin sa puso si Shirley nung nakatanggap siya kamakailan ng kanilang electric bill na nagkakahalaga ng 91,000 pesos. Malabo raw na sa kanila ito, lalo pat madalas lang na nasa humigit kumulang 2,000 ang inirehistro ng kanilang metro. Pero kinilabutan daw siya nung titigang mabuti ang resibo at nakita niya ang pangalan ng isang Maria Prieto. Kaapelyido man daw kasi nila ito, hindi naman nila kakilala. Wala naman po kaming kamag-anak na Maria Prieto na nakatira dito. Kapilido lang po namin siya pero di po namin siya kamag-anak. Sa tagal na po namin nakatira dito, pati lola at lolo ko po walang kilalang Maria Prieto. So, ito po yung poste. Diyan po nakakabit yung aming kuryente. Nag-iisa lang po ang poste na to na sa ilalim pa po ng puno. Okay. Itataka po talaga kami kasi sunod-sunod yung dating ng bill. Bali, 8 bill po siya. Iba-iba po yung may-ari. Tapos yung natira sa amin, Maria Prieto ang pangalan. Kasama niya, kasama niya po yung makasama sa barangay. Okay po, thank you. Kaya ipinost na lang ni Shirley ang kanilang electric bill sa kanyang Facebook account. Pinost po namin yung bill para po malaman po namin kung sino po talaga yung Maria Prieto na yun. Kasi po, hindi po talaga namin siya kilala at hindi po talaga namin alam kung kamag-anak po talaga po namin siya. Basta po apelyido lang po namin siya. Dito na muli na buhay ang mga kwento-kwento tungkol sa di umano mga misteryosong naninirahan sa kanilang barangay. Ayon sa ilang residente, si Maria Prieto, posible raw na anak ng isang pinaniniwalaang engkanto, si Aurora Taplak. Dito sa Barangay Pines, Oroquieta City, Misamis Occidental. Nagsimula raw ang lahat dekada 80.